pinakamagandang transgender sa Thailand. Sa kanyang imahe kung saan makikita ang maganda niyang mukha, postura, babaeng pagsasalita, galaw at pambabaeng pangangatawan, hindi ka maniniwala na isa siyang transgender o mas kilala bilang isang ladyboy. Kung hindi mo pa alam ang kanyang background, sa unang tingin mo pa lang sa kanya ay talagang mapapawaw ka sa ganda niya. Pero ang isa sa mga pinakamaganda sa Thailand ay isang dating tutoy. Kilalanin na natin si Poy Trichada or Numpoy. Si Poy ay kilalang Thai model at actress at nabansaga noon bilang most beautiful transgender ng Thailand dahil isa rin siyang beauty queen. Unang nakita si Poy nang siya ay makoronahan bilang Miss Tiffany 2004 at ang kanyang kagandahan ay bumihag sa bansa noong panahong iyon. Wala pang babaeng transgender na kasing pantay niya at pagkalipas ng 10 taon, nananatili siyang isa sa mga pinaka-idolo sa industriya ng entertainment. Bago pa naging pinakamagandang transgender sa Thailand, si Poy ay naging isang maliit na batang lalaki sa Phuket. Ayon sa kanya, sa edad na 4 na alam na niya na siya ay ipinanganak upang maging isang babae. May isang pagkakataon pa na isinuot niya ang palda ng isang kaibigan. Pero nung nakita siya ng kanyang ina ay bagbog ang inabot nito. Napilitan siyang maglaro ng football at binigyan ng mga tipikal na laruan para sa maliliit na lalaki tulad ng mga robot, ngunit sa kanyang aparador, si Poy ay nag-iingat ng isang Barbie doll. At hindi nagtagal lumabas siya sa kanyang pamilya. Sumailalim sa surgery si Poy noong 17 anyos pa lamang siya bilang bahagi ng kanyang transition. Nagpa siya si Poy na sumailalim sa isang sex change operation at naglakbay sa Pattaya upang makipagkumpetensya para sa Miss Tiffany 2004. Nanalo siya. Pagkatapos ay kinatawan niya ang Thailand sa Miss International Contest sa parehong taon at napanalunan iyon na lumikha ng ingay sa Thailand dahil si Poy pa ang feminine at pinakamaganda na babaeng transgender na nakita nila. Sinimulan niya ang kanyang showbiz career noong 19 anyos siya. Siya ay umarte sa mga pelikula at palabas sa TV sa Hong Kong at Thailand tulad ng The White Storm, From Vegas to Macau 2, at The Scarlet Knight. Si Poy ay mukha rin ng maraming tatak ng kosmetiko at alahas. Ikinasal siya noong Marso taong 2023 sa isang mayamang herdero, ang Thai businessman na si Fakwa O Kamyok. Taong 2022 nang i-anunsyo ng dalawa ang kanilang engagement at binati pa sila ng mga kilalang personalidad sa Thailand. Naging laman ng mga balita ang kanilang pagpapakasal. Kilala ang pamilya ni Oak sa Thailand bilang mayamang angka na nasa hospitality business. Si Oak ang nagpapatakbo ng Ban Arjor, isang heritage hotel and museum sa Phuket. Sa isang gender equality event noong April 2023, inilarawan ni Poy ang kanyang married life as normal with a little adjustment. Ayon sa ulat ng kyosodenglish.com, binanggit niya ang kahalagahan ng mas mahabang pasensya at mas pinag-isipang desisyon sa marriage. Kailangan din daw na unahin ang pamilya at maging handa na baguhin ang mga plano, gaya na lang ng pagpapamilya. Hindi na nagdetalye si Poy. Sa kabila ng mga pagsubok, masaya raw si Poy sa bago niyang responsibilidad. Samantala, inusisa rin si Poy kung paano niya nakuha ang loob ng pamilya ng kanyang mister na may lahing Chinese. Aniya, may lahi rin siyang Chinese. Ramdam daw agad ni Poy ang pagtanggap ng kanyang in-laws nang ipakilala siya ni Oak. Ganon din ang pamilya ni Poy kay Oak. At bago raw nag-propose ang kanyang mister, kinausap muna ng huli ang pamilya ng Thai actress model. Sa ngayon, ine-enjoy raw muna ng mag-asawa ang kanilang married life at wala pa silang plano para sa next step. Abala raw ang kanyang mister sa pag-asikaso ng kanilang negosyo at si Poy ay abala sa kanyang showbiz commitments at travels. Hindi ito nagsimula sa love at first sight. Higit 20 years na silang magkakilala at dating schoolmates. Idinagdag ni Poy na ang mag-asawa ay kasalukuyang walang plano para sa susunod na hakbang. Gusto lang nilang mamuhay at gawin ang kanilang mga tungkulin na dapat nilang gawin. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay kailangang dumalo sa kanyang trabaho habang siya ay kailangang nasa maraming lugar, kabilang ang Bangkok at sa ibang bansa. Ibinibigay niya ang kanyang buong atensyon sa pamilya ngunit gumagana rin ayon sa naka-schedule.